Okay, mga kaenghi, Kuya Mike. All right. Kasama natin ngayon si Ashley, yung aking videographer. At meron kaming natirang beef dito, no? Pinapaluto niya. Yung beef natin, no? Local beef steak yan, no? Galing po yan sa BMJ Meat Shop, no? So, kung gusto nyo ng karne, baboy, manok, no? Punta lang kayo dyan sa BMJ Meat Shop. Hanapin nyo po si Kuya JP. Alright! Kina, no, nung pauwi ako, sabi ko ibaba na yung meat, no? Ayan, no? Ito yung ating beef, yung steak, no? So, tinimplahan na yata, no? Pero ipapound ko pa yan para lumambot. Alright! Tara, simulan natin magluto, no? Nakita nyo naman, templado na yung ating steak, no? Local steak yan, no? At ipapound ko lang para lumambot, no? Shoutout nga pala, Hogsmeat, no? Maganda talaga ng inyong apron. Alright. So, gagamit tayo ng pan, no? Ito yung pan. Tapos, siyempre, prep muna natin itong steak. Okay. So, itatenderize lang natin yung ating steak, ano? So, wala kasi ako nung pang-tenderize talaga, kaya pwede mo rin gamitin yung likod na kutsilyo, no? Pang tenderize. So, ang purpose niyan is to tenderize the meat, no? Para mas madali siyang maluto at the same time, mas maging malambot pa yung ating steak, no? Eh, local steak lang po itong natin. Kaya pasarapin natin mahili, no? Okay. Balikan ko kayo mga kaibig, tapusin ko lang itong pag-chop na ito. Yan, no? So, na-pound na natin lahat, no? Ang sunod natin gagawin, papainit natin yung ating wok. Okay? Alright, lagyan natin ng konting oil lang, no? At painitin natin maigi. As in flaming hot. Tag lang natin agad dyan ganyan. Pagsabayin na natin ito. Ang ating para isang lituan lang. Dito siya. Yan. Malit pa rin dala muna agad ha. Flat. Tapos, sudubin lang natin. Ay, ipabrown lang natin bago natin ulit i-flip. Ay, mga kaingi, no? So, we support my Vlogmas 2023. Everyday upload po yan, ano? Day 18 na tayo, no? Itong local steak, no? Galing sa BMJ Meat Shop. Pwede kayo mag-order doon, no? Hanapin nyo lang si Kuya JP. Alright. So, ang gusto ng anak ko, well done. Kaya lulutuin natin na mahigit. Pero more on the other to, medium well. So, lalagyan natin ng butter para magkaroon na ng added flavor.
Luto na to, no? Yung steak, mas maganda yan. Nire-rest na bago nyo kayo ito. Lagi niya. Papay na muna natin yan dyan. Tapos lutoy na natin ito isa pa. Maganda kasi yung butter na nilagay natin ngayon, no? Kasi maglalagay na tayo ng garlic. Kasi yun yung kapapos natin dito. So, pinatay ko na yung heat, no? Binalik ko yung dalawang steak para mag-absorb din ng garlic flavor from the oil. Pero ibubuhos ko ba natin yun? Ayun yung pamatay dyan, maaaring hindi. Yun mga kaingi, no? So ito na po yung ating garlic butter steak. Local steak lang po yan, no? From BMJ Meat Shop. Alright? Okay mga kaingi, so na-rest na natin to ng 10 minutes, ano? At tikman natin, tingnan natin yung pagkakaluto, no? So syempre, sa gitna ang hiwa niyan. Yun, no? Yung sinasabi ko na medium well, ma-pink-pink pa sa gitna, no? So, local beef lang to, no? Na alam ko tender lang yata itong in-order ko sa kanya o ano. So tignan na natin. Palambot mga kaibi. Ang sarap. Parang kailangan ng kanin na ito. So mga kaibi, oh. Ayan, oh. Mamink-mink. No? Alright. Sarap. Mga kaingi, no? Kung nagustuhan nyo itong video na to, please consider subscribing or if you find it entertaining, no? So, napakadali lang niya. Prito-prito lang. Kaso lang, siyempre, punta kayo sa meat shop na kilala nyo para mabigyan kayo ng magandang klaseng meat, no? Kahit local siya. Tapos pukpukin nyo lang para mag-tenderize yung meat, no? Tapos nilagyan lang natin siya ng butter tsaka garlic for added flavor. Alright? So mga kaingi, alam na this. Bye-bye!
Bye. All right.